Hello TV fam and welcome ulit sa panibagong vlog. So for today's video nga, nakita nyo naman dun sa title natin. No? Kung naghahanap ka ng trabaho dito sa Vancouver, itong vlog na to is para sa inyo. Pag-uusapan natin ang top 5 companies sa private at saka sa public sector. Now mag-iisip siguro kayo, paano ba natin na-qualify na maganda tong mga companies na to? Isa dyang pag-uusapan natin sa mga criteria natin is yung pasahod. Number one, maayos ba yung pasahod? Mataas ba yung pasahod? Competitive ba yung pasahod kumpira sa mga ibang kumpanya na nandito sa Vancouver? Pangalawa, yung benepisyo. Ano yung coverage ng benefits na binibigay ng employer sa kanilang mga empleyado? Kasama ba yung mga extended family? Ano yung kinocover nila? Extended health, dental, vision, at kung ano-ano pa. Isa na dito yung work-life balance at yung kultura ng kumpanya. Lahat ng yan pag-uusapan natin sa vlog na to. Kaya kung interesado kayo malaman itong mga top companies na ito, continue on watching this video. Umpisahin natin sa private sector. Kilala ang private sector sa mataas na sahod. Normally, ang offer between public and private, usually mas mataas ang nasa private sector. Pero importante din malaman kung ang kumpanya ay nagbibigay ng work-life balance at solidong benepisyo. Narito ang top 5 companies sa private sector. Unang-una sa ating listahan, Lululemon. Kilala sila sa paggawa ng athletic wear. Marahil nakita nyo itong logo na to sa mga leggings, running shirts, running jackets, headbands, wristbands, socks, at madami pang iba. Simulan natin sa kultura. Ang culture sa Lululemon, according sa datos na nalikom natin sa internet, no, at saka sa mga reviews na nakikita natin sa Glassdoor, sa LinkedIn, sa Indeed, ng mga existing at mga past employees, ang kumpanya na to is nakafocus sa wellness na nag-encourage sa kanilang mga empleyado to have a healthy lifestyle. Pangalawa, yung work-life balance. Flexible ang oras dito sa Lululemon, lalo na kung nagtatrabaho ka sa head office. Meron silang mga ino-offer na remote options sa kanilang mga empleyado. Yung iba, they prefer to have a hybrid type of work. Yung iba, fully remote. You have that option depending sa role at a-applyan mong position sa kumpanya. So alam nyo naman, kung hybrid ka, kung working remote ka, which I have been doing in the past 6 plus years, malaki talaga yung advantage kasi hawak mo yung oras mo, wala ka nang kailangan gastusin sa transportation. Yung actual travel time mo, magagamit mo yan for your own personal needs. Dahil nga, imbis na mag-travel ka from your location going to your workplace, you just need to prepare, no? Pwede kang tumulong sa pamilya mo, sa paghanda ng baon ng mga anak mo, and then once your time is up, you could just go in front of your computer and start working. Ang laking advantage, di ba? Pangatlo, kilala ang Lululemon sa pagbibigay ng competitive pay. At makikita nyo naman talaga yan sa mga job postings nila. As a matter of fact, nung tinignan ko yung mga positions na available sa field ko, ha, hindi sila nalalayo sa ino-offer ng TELUS. Isa talaga sila sa mga kumpanya na nag-o-offer talaga ng mataas na pasahod. Meron silang employee bonuses at employee discounts na ino-offer. So isa yan sa mga advantage kung magtatrabaho ka sa Lululemon. Pag-usapan naman natin ang benefits. Bukod sa health insurance, binibigyan din nila ang kanilang mga empleyado ng annual wellness allowances para sa mga fitness activities, kasama pa ang mga discount sa kanilang mga products. Not to mention, they also offer mental health support programs para sa kanilang mga empleyado. Ang pangalawang company natin sa private sector ay ang TELUS. Ang industry ng TELUS is in the telecommunication, kung hindi kayo aware. Isa ang TELUS sa pinakamalaking telecom companies dito sa Canada. Pag-usapan naman natin ang culture nila. Meron din silang ino-offer na work from home options. Majority ng mga empleyado ng TELUS ay working remotely. Not to mention, hindi lang dito sa Canada, but even outside of Canada, nag-work din sila remote. Base nga dun sa mga reviews na nakita ko sa Glassdoor, sa Indeed, very highly collaborative talaga yung environment ng TELUS. They put heavy emphasis sa teamwork and innovation. Regarding work-life balance,
Flexible hours is an option. As a matter of fact, mayroong mga teams inside Telos na nag-o-offer ng half day off every Fridays. Di ba ang laking advantage doon kung ikaw yung magtatrabaho ng 4.5 days a week lang? Perfect na perfect to sa mga customer service and tech employees. In terms of pay, isa ang Telos sa mga private companies na pinakamataas magpasweldo. Not to mention, nag-o-offer din sila ng 15% bonus on top of your base pay. Itong impormasyon na nai-offer ko sa inyo is information available to the public. Kasi kung makikita nyo yung mga job posting nila sa either sa Glassdoor, sa Indeed, makikita nyo yung mga offerings na yan sa kanilang job postings. Apart dito, malaki din ang ino-offer nila sa mga retirement packages nila sa mga empleyado. Huling kategorya natin to gauge Telos as the number 2 employer dito sa Vancouver is yung benefits. Yung benefits nila, it's more or less close din sa Lululemon. They offer stock options, they offer extended health benefit in terms of, you know, medical, dental, at meron din silang wellness program na ino-offer as part of your allowance in a year na pwede mo maklaim. Pwede mong gamitin to either, you know, sa mga gym subscriptions mo, any training programs na gusto mong pasukin, pwede mong gamitin tong allowance na to. At isa sa mga nagustuhan ko is yung volunteer work. Kilala ang Telos sa volunteer work. Nag-i-enjoy yung mga empleyado nila on doing volunteer works by going sa mga Salvation Armies, sumasama sila sa feeding program, or nag-offer sila ng mga clean-up activities. And take note ah, yung mga volunteer days na to, bayad to ng kumpanya. So part to ng pinapasweldo nyo sa'yo. Importante talaga sa atin na magbigay din ng serbisyo sa ating komunidad. Kaya naman talaga, napakaganda ng programang to na ino-offer ng Telos sa kanilang mga empleyado. Ang pangatlo nating kumpanya dito sa Vancouver sa private sector is ang SAP Canada. Ang SAP Canada ay nasa business software solutions industry. Isa sila sa mga pinakamalaking tech companies dito sa Vancouver. With regards to the culture, ang sabi at ang review ng mga empleyado present and previous employees, highly collaborative ang team members ng SAP Canada. Pwede sila makonsindira na tech-heavy culture at nagbibigay sila ng importansya sa employee development, which is, I think, very important in choosing a company na gusto mong salihan. In terms of work-life balance, kapareho ng nauna nating two companies, they also offer remote work and hybrid options. Lalo na para sa mga software engineers. Kung pag-uusapan naman natin ang pay, mataas ang pasweldo nila sa mga tech roles. Kaya kung nasa tech industry ka, isa ito sa mga kumpanya na marirecommend akong applyan nyo. Nag-offer din sila ng stock options and bonuses sa kanilang mga empleyado. Now, in terms of benefits, meron din silang comprehensive health and dental coverages. Kasama na rin ang mental health support. Meron din silang tinatawag na career development programs and tuition fee reimbursement programs. Not to mention, they also offer their employees flexible spending account na pwede nilang gamitin sa wellness or childcare. Ang galing, di ba? Malaking tulong yan kung halimbawa may anak ka, tapos dinadala mo siya or naka-enroll siya sa daycare, malaking menos gastos yan para sa inyo. Ang pang-apat nating kumpanya na masasabi ko, isa ito sa mga pinakamagandang private companies dito sa Vancouver is ang Microsoft. Alam naman natin na ang Microsoft ay isa sa mga global leaders in terms of software and cloud services. Yung mga tech people dyan, alam kong alam nyo yung pinag-uusapan natin dito. Ang sabi ng mga empleyado in terms of culture, they're heavily focused on tech innovations and improvement / development sa kanilang mga employees. Binibigyan din nila ng importansya ang diversity and inclusion sa kanilang mga team members. Pag pinag-usapan naman ng work-life balance, they also offer work-from-home options at flexible work hours. Pagdating naman sa pasahod, they offer competitive salaries sa kanilang mga employees, lalo na sa mga product managers, software engineers, may kasama ding stock options and bonuses. Pagdating naman sa benepisyo, bukod sa health and dental insurances, meron silang tinatawag na fitness benefit. Meron din silang programa for continued growth
or education ng kanilang mga employees. So sa mga kababayan natin na nasa tech industry, isa ito sa mga kumpanya na I would recommend na applyan nyo pag nandito kayo sa Vancouver. Panglima at panghuli nating top company dito sa Vancouver is ang Deloitte. Kilala ang Deloitte sa financial services pag pinag-usapan natin ang tax, audit, consulting, or financial services. Deloitte is very well known in the industry. According sa mga previous and current employees nila, ang kultura sa loob ng Deloitte ay very fast-paced. Meron silang ino-offer na mentorship programs sa kanilang mga empleyado, and they focus heavily on employees' growth. So work-life balance naman, kahit demanding ang trabaho, may flexibility pa rin silang ino-offer sa kanilang mga empleyado to work remotely. And meron silang flexible work hours na for sure magugustuhan nyo. Pagdating naman sa pay or pasahod, mataas sila magpasahod, lalo na sa mga senior consulting roles. Not to mention, meron silang ino-offer na travel perks sa kanilang mga empleyado, bonuses, at marami pang career opportunities. Pag pinag-usapan naman ang benefits, they offer comprehensive, extended health, dental, and vision plans. So sa inyo na nagsasalamin dyan, magandang kumpanya at magandang benepisyo ang nag-aantay sa inyo kung papalaring ka at makasama as part of the team ng Deloitte. They offer mental health support and financial services din sa kanilang mga empleyado. Not to mention, they also offer very good retirement plans. As mentioned ng mga nagre-review sa kanila sa Glassdoor and Indeed. Alam ko, tapos na tayo sa top 5 private companies na nasa listahan ko. Pero gusto ko lang isingit dito ang Best Buy Canada. Being a former employee of Best Buy Canada, they also offer remote options, no? Sumasagot sa work-life balance. Although hindi sila nag-o-offer ng bonuses across the board, meron din namang mga roles na ino-offer sila na may mga bonus packages. Pero not all roles has that option. In terms of pay, I wouldn't say that they're the leading company, but they offer a decent compensation sa kanilang mga empleyado. Ngayon, kung interested ka sa mga gadgets, new technological products, I would say na isa din sila sa mga magagandang company that I will encourage, no, yung mga either immigrants or naghahanap na trabaho na kababayan natin dito sa Vancouver to apply for roles sa head office ng Best Buy. In terms of culture, lalo na sa head office, they're heavy on diversity, they're also heavy on growth ng kanilang mga empleyado, and they treat their employees as family members, which I think speaks highly of a company. So alam ko kahit na pinag-usapan natin yung top 5, meron tayong pang-6 na company as a bonus, which I would highly recommend that you consider applying for kung meron kayong mga nakitang roles na nakapost sa either sa Glassdoor or sa Indeed, kasi magandang opportunity ito para sa inyo. Yan na. Moving on to the public sector. Kung naghahanap ka ng trabaho na stable dito sa Vancouver, I would recommend na maghanap ka ng trabaho sa public sector. Sa public sector, ang work hours is very structured. Meron silang start time and end time na fina-follow, which is very different pag nagkatrabaho ka sa private sector, lalo na sa kanilang mga flexible work hour options na ino-offer sa kanilang mga empleyado kung nasa private sector ka. Kung gusto mo na secure na trabaho, I would recommend na go for the public sector. They offer guaranteed benefits na marireap mo pag nag-retire ka na. Now, napag-usapan na natin ang difference ng private and public, pag-usapan naman natin ngayon yung top 5 public sector companies dito sa Vancouver. Number 1 sa ating listahan is ang UBC or University of British Columbia. Ang industry ng UBC ay nasa education and research. In terms of culture, ang sabi ng mga empleyado, no, based ng kanilang mga review sa UBC, ang UBC ay are very academic driven. They focus on research and development. Maganda ang binibigay nilang suporta sa career ng kanilang mga empleyado. Pag pinag-usapan naman ng work-life balance,
they offer hybrid options and flexible work hours, lalo na sa teaching and research positions. Kasama na dyan ang maraming vacation time na in-offer nila sa kanilang mga empleyado. In terms of pay, they are very competitive, lalo na sa mga faculty and management staff. Pag pinag-usapan naman natin ang benefits, they also offer competitive health, dental, and vision care programs sa kanilang mga empleyado. They also offer a generous pension plan, vacation time, at marami pang opportunities para sa professional development and growth ng kanilang mga empleyado. For our top 2 public sector company here in Vancouver, nandiyan ang Vancouver Coastal Health. Doon pa lang sa pangalan ng company, they are in the healthcare sector dito sa Vancouver. Ang sabi ng kanilang mga employees, ang culture sa loob ng VCH, as they call it, is they are very collaborative. They engage their peers, their colleagues, to work together in either solving a problem or in achieving their targets or goals or implementing their programs. Ang sabi ng mga empleyados dito, they consider management and their leadership nga daw very supportive sa kanilang mga team members. Pag sinabi naman ng work-life balance, they have and offer their employees very structured shift. Kaya alam mo kung kailan ka off-duty for that week. Mahalagang mahalaga ito, lalo na kung ikaw ay nasa healthcare professions. In terms of pay, ang sabi nila, mataas at malaki daw ang mga pasahod nila, lalo na sa mga doktor, nurses, at medical staff. Kasama na dyan ang overtime pay. In terms of benefits, they offer very comprehensive health, mental, dental, and vision care programs sa kanilang mga empleyado. Meron sila tinatawag na retirement savings plans na ino-offer nila sa kanilang mga team members. Not to mention wellness programs para sa physical and mental health. For our top 3 public sector company, it's ang City of Vancouver. Ang City of Vancouver is in the industry of government and public services. Sila ang responsible sa mga serbisyo na ino-offer sa Vancouver in general. Ang sabi ng mga empleyado nila in terms of culture is they are very inclusive and they promote collaborative work. In terms of work-life balance, again, pag public sector, ang oras is very structured na nagbibigay ng balanse sa trabaho at sa personal life ng isang empleyado. In terms of salaries, they offer very competitive salaries, lalo na sa mga roles ng urban planning, engineering, and public services. Pagdating naman sa benefits, they offer a generous pension plan, extended healthcare, dental, and vision coverages. Marami din silang paid holidays. Na isa talaga na alam kong napakagandang benepisyo na ino-offer ng public sector. Not to mention vacation time at sick time. Pang-apat na company na marirekomenda natin is ang BC Hydro. Ang BC Hydro is nasa utilities and energy industry. Sila lang naman ang responsable sa pagbibigay ng kuryente sa entire British Columbia. In terms of culture, masasabi mong they give priority sa safety first work environment, especially sa kanilang mga engineers at mga field workers. Pagdating naman sa work-life balance, they offer flexible work hours at magandang balanse ng trabaho at personal life, lalo na sa kanilang mga engineers. Pagdating naman sa pay, they also offer competitive salaries. At mako-compare nyo yan sa Glassdoor, sa Indeed, at any job postings na meron sila compared sa ibang companies. In terms of benefit, they also offer competitive benefits package. Nandiyan ang health, nandiyan ang dental, nandiyan ang vision, nandiyan ang mental wellness. May pension plan at retirement programs na sila sa kanilang mga empleyado. Meron din dyan kasama ng mga paid vacation, sick time, at ang pag-honor nila ng mga regular public holidays. At ang panglima nating company sa public sector as ang WorkSafe BC. Sila ay nasa industry ng occupational health and safety. Sila lang naman ang in charge sa workplace safety regulations ng buong BC. Ang sabi nila, ang culture daw dito is they put heavy emphasis on safety of employees. Which makes sense. Pagdating naman sa work-life balance, ang work is very structured. They also offer flexible work options. They offer hybrid or fully remote options depending sa role or position ng team member. In terms of pay, although
hindi sila isa sa mga pinakamataas, they also offer competitive pay packages sa kanilang mga empleyado, lalo na sa mga safety professionals and admin staffs. In terms of benefits, they also offer regular yan sa public sector, comprehensive health, dental, vision. They also offer a very good retirement packages sa kanilang mga employees. Not to mention programs about mental and physical health. There you have it, TV fam. Yan ang top 5 companies ng private at public sector dito sa Vancouver na marirekomenda kong applyan nyo, or if in case, abangan nyo yung mga available positions na pinopost nila. Malay nyo, baka kayo na yung next na magiging team member nila sa kumpanya. Lagi nyong tatandaan, pag naghahanap kayo ng trabaho, hindi nyo lang titignan ang sweldo. Titignan nyo din yung kabuuan ng offer nila na kasama dyan yung benepisyo, yung culture, yung work-life balance, at saka yung iba pang perks na ino-offer nila sa kanilang mga empleyado. Dahil importante yan sa pag-assess mo kung alin ba dyan sa mga roles na nakikita nyo ang pipiliin nyo. So again, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung meron kayong napulot na impormasyon dito sa vlog na to, don't forget to like the video. At kung hindi pa kayo subscriber ng aming Munting channel, hit that subscribe button, yung notification bell, para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Share nyo na rin yung video natin para sa ganun mas madami pang mga kababayan natin ang makapanood ng vlog natin. So maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.